Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng November 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-ihip ng easterlies dito po sa buong silangan ng ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao at ang amihan ay tumaas at nandyan na lamang po ngayon sa extreme northern Luzon kaya yung shear line ay nag-i-extend po dyan sa northern part ng Cagayan. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil sa amihan, shear line at mga localized thunderstorm ay may mga pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Babuyan Islands, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi pa po ng Quezon at Bicol region. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulo na mahina hanggang sa may katamtaman na mapag-ulan dito po sa ilang bahagi pa rin ng Cagayan, Quezon, Sorsogon at Palawan. At mamayang hapon, generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa pero posible pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan sa ilang bahagi kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin. Dahil sa amihan ay maalon pa rin sa seaboard ng extreme northern Luzon, Ilocos Norte seaboard at dahil naman sa easterlies ay maalon din sa seaboard ng silangan ng Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.9 to 2.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.